Happy Sabbath po. Sabbath. Kanina pong nagkakantahan tayo. Napakaganda po talaga nung sana tinamira ko galing dito sa harap. Napakasaya po pag ang bayan ng Diyos ay nagkakantahan. Parang maiyak ako sa ganda ng kanta. Napakaganda po talaga nung hymns na kinakanta natin. Tayo po ay manalangin. Our Father in Heaven, we come, Lord, in this hour. We ask, Lord, for your presence. We ask for your Holy Spirit. I especially ask, Lord, for the guidance of the Holy Spirit in my talking, in my in my giving your word to your children, Lord. I don't know, Lord, what they need. I don't know where they are in their spiritual life. So please guide me, Lord, as we feast on your word. Thank you for hearing and answering our prayers. In Jesus' name, we pray, Lord. At ako po ay natutuwa, mga kapatid. Dahil kahit saan po ako magpunta pag Sabado, pag nakakita ako ng Seventh Day Adventist Church, alam ko po na kahit hindi tayo magkakilala, hindi niyo ako kilala, ngayon niyo lang ako na encounter. pare-pareho po tayo ng pinapaniwalaan. Number one. Ayan, marami yan. Sabi ko, ako po ay nakikinig kanina kay Elder. Ang sabi po ni Elder, maganda rin po yung paminsan-minsan ay nire-remind tayo ng ating mga beliefs. Kaya po, nung narinig ko yun, na-encourage po akong i-remind ang ating sarili ng ating mga beliefs. Mabilis lang po ito. Unang-una po, naniniwala tayo sa banal na kasulatan. Dahil ang sabi sa Isaiah 8:20, lahat ng mga bagay, mga experiences natin, mga kwento, mga haka-haka, lahat po yan ay sinusubok natin ng Biblia. Ang sabi po, to the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Meron po dyang word, mga kapatid, na sinasabi according. Ang according po sa Tagalog ay ayon. For example po, sinabi ko, gusto ko ng banana. Tapos, sabi naman ni Kuya, gusto daw ni Sir Win ng orange. Ang tanong ko po, yun po ba ay nagko-contradict? Hindi naman yata, no? Kasi maalay nyo, gusto ko rin ng orange. Pero ang tanong ko po, yun po ba ay ayon sa akin? Hindi. So, ibig ko sabihin, lahat ng mga bagay na mga iniisip ng mga tao, mga haka-haka, mga theology, kahit hindi nagko-contradict sa Biblia, kung hindi naman siya ayon sa Biblia, mag-iingat tayo. Napakahigpit, mga kapatid. Ang denomination ng Seventh-day Adventist, ang paniniwala ay napakahigpit. Hindi lahat ng bagay, porket hindi kinukontradict sa Bible. Of course, pag kinontra ng Bible, sigurado yun, hindi yun ayon. Sigurado tayo yun. Pero may mga bagay na hindi kinukontradict ng Bible, pero hindi rin ayon sa Bible. Dayo ay hindi natin ginagawa yun. For example, yung pagbibinyag ng mga sanggol. Sinabi ba sa Biblia, bawal tayo magbinyag ng sanggol? Hindi natin alam, hindi ko pa nakita. Ewan ko kung may nakakita sa inyo, bawal magbisin, thou shalt not baptize infants. Pero, hindi natin ginagawa yun dahil hindi siya ayon. Ganyan po ang nakasulat sa Isaiah 8:20. If they speak not according, sa Tagalog, ayon. Ganyan po kahigpit lahat ng paniniwala ng Seventh-day Adventist Church. Ayon. Kaya itong Trinity, kahit walang Trinity na word sa Biblia, ay naniniwala tayo sa Trinity dahil may mga tao na pumapasok minsan sa church, ayaw nila ng Trinity. Kasi daw wala daw mabasa doon. Wala mabasa sa English, wala mabasa sa Tagalog, sa Greek, at saka sa Hebrew ninyo, wala rin Trinity. Pero yung concept niya nandun. Kasi sabi ni Jesus, baptize them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Ghost. Sabi rin ni Ellen G. White, the third person. 1, 2, 3 yun. So yun po ang ibig sabihin ng Trinity. Kahit ang pagka-Diyos ay hindi magkasya sa English, ang pagka-Diyos ay hindi magkasya sa Tagalog, ang pagka-Diyos ay hindi magkasya sa Greek at sa Hebrew at English at combine niyo lahat dahil Diyos nga yun. Sa isip ng tao, hindi magkasya sa ating mathematics, hindi ma-explain ng mathematics. Yan po ay tama dahil yan ay ayon sa Biblia. Yan po ay si God the Father, God the Holy Son, Jesus Christ, na naging example sa atin na walang kasalanan at siya rin ay naging kapalit natin sa kamatayan. Okay. Appropriation for our sins. And the Holy Spirit na pinamis ni Jesus Christ
na I will send you the Comforter. Pero yung Holy Spirit nandito na rin. Before, sinend ni Jesus Christ, kasi sino mag-inspire kay Moses? Sino nag-inspire kay Isaiah, kay Jeremiah? For sumulat. Kaya lang sinend na Comforter dahil nalulungkot yung mga disciples dahil aalis si Jesus Christ noong panahon na yun. Naniniwala din tayo mga kapatid sa creation. Hindi tayo galing sa unggoy. Oh, hindi rin tayo galing sa mga maliliit na mga microorganism. Bakit po? Dahil hindi rin tayo naniniwala na ang mundo ay nilalang ng 7,000 years. Sabi daw kasi nung iba, higo 1,000 years yan, yung first day of creation. Eh, paano nagkaroon ng in the evening and the morning, in the evening and the morning? Kaya pala, inuulit-ulit mga kapatid yung and there was evening, and there was morning, and there was evening, and there was morning. Dahil araw-araw talaga yun, it is a literal day. A 7-day, 6-day creation. At dun din nakabase ang ating 7-day Sabbath. Naniniwala din tayo na tayo ay nilalang na perfect, but sin marred God's image in us. Yan. Kaya tayo ay fallen nature. At meron tayong weaknesses and tendencies to do evil. Yan po. Naniniwala tayo sa great controversy. Of course, skip na natin yan. Dahil yan yung lesson. Pero maganda dito mga kapatid sa great controversy. Sigurado natin ang sinong mananalo. Si Jesus Christ ang mananalo sa great controversy. Naniniwala rin tayo na si Jesus Christ ay totoong nabuhay dito sa earth. Yung mga atheists, ayaw nila maniwala. Sabi ko, tingnan niyo yung calendar. 2016 galing kaan, saan? Sa panahon ni Jesus Christ. Di walang calendar yung atheist. Paano yan? Life, Jesus lived here on earth, He died, and He resurrected. Yung mga ibang hero ng ibang mga religion, patay. Pero ang ating hero, si Jesus Christ, buhay. Kaya niyong buhayin ang kanyang sarili, therefore, kaya rin niya tayong buhayin pag tayo ay namatay. Kaya mga kapatid, ang ating loyalty, kung tayo ay, nasabi nga sa Tagalog, magsisip-sip. Kung tayo ay magiging loyal kung kanino man, dun na tayo sa pinakamalakas na kapangyarihan. Sa Diyos, di ba? Okay. Great experience of salvation. Yan mga kapatid. Ang kailangan natin lahat, praise the Lord, lahat tayo nakikinabang sa experience of salvation. Pag tayo nabinyagan, pag tayo nagsisi sa ating kasalanan, may justification. Tapos habang tayo ay namumuhay ng Kristiyano, may sanctification. Tapos pag dumating si Jesus Christ, glorification. Kaya pag tinanong tayo, are you saved? Depende kung anong phase. Di ba? Anong pinag-uusapan natin? Yung saved na buo o yung saved na yung justified o yung sanctified? Okay, depende yan. So, mga kapatid, kahit gaano kalaki ang ating kasalanan, kaya tayong iligtas. Kahit yung mga sabi sa 1 Corinthians 6, 11, 9, yung mga effeminate, napakasikat ngayon yung subject ng mga LGBT. By the way, yung ating church pala, mga kapatid, ay merong official statement on homosexuality. Ayan. Ang sabi dyan, tayo ay nilalang na lalaki at babae lang. At, ang rabo, okay. Napakayan natin. Ayan. Mahaba-haba po yan. Pero meron tayong official statement. Pwede nyo lang i-type sa Google, Adventist official statement on homosexuality. Tapos basahin nyo lang dahil nagmamadali tayo. Okay. Pero ang maganda po dito mga kapatid, sa Bible, sa buong Bible, hanapin natin ang mga tungkol dyan. Talagang sa Old Testament, when a man lies with another man, patay. Sabi ni Paul sa 1 Corinthians 6:9, do not be deceived. Oh, basahin natin. 1 Corinthians 6. By the way mga kapatid, ito ay women's ministry daw. Introduction ko pa lang ito. Mamaya, nandiyan yung sermon tungkol sa mga girls. Lagi niya. Sinisigurado lang natin introduction. Okay, asahin ko dito. Do not be deceived. Yan, fornicators, idolaters, adulterers, effeminate. Hindi daw yan makakapasok sa kingdom of God. Ang ibig sabihin ng effeminate, sabi sa dictionary, yung mga lalaki na may characteristics ng babae. At meron pa dyan, nor abusers of themselves with mankind. Ang sabi dito sa ibang translations, effeminate, comma, homosexuals. Okay. So sabi naman ng iba, okay lang yan. Kasi ano daw, pinanganak daw siya ng ganun. Lahat naman talaga tayo, mga kapatid, ay pinanganak na may, we were born in iniquity. We were conceived in iniquity.
Pero, kaya nga tayo may baptism. Kasi, we have to be born again. Amen? Amen. And, pag nilibing tayo on the day, the grave of baptism, we rise up and become a new creation. Kaya, meron tayong kayang linisin ng Diyos yung mga ganyan. Ang katunayan niyan, mga kapatid, nasa 6:11, ang sabi po dito, katulad ng iba sa inyo noon, at such were some of you, but you were washed, you are washed, you are sanctified, you are justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of God. Amen? Amen. Lahat ng mga problema, mga kapatid, kayang linisin ng Diyos. Tinitingnan ko po yung book na Testimonies on Sexual Behavior, Adultery, Divorce ni Sister Ellen G. White. May chapter dun about homosexuality. Hinanap ko, of course, laging sinasabi ng Bible at ng Spirit of Prophecy, mali yan, mali yan, mali yan, kasalanan yan. Pero ang maganda dun, may solusyon. So we have to call sin by its right name, but we have to be redemptive. So sa ang hinahanap ko, alam kong mali yun, hinahanap ko ngayon yung solusyon sa Bible, may nakita ko, 6:9, 6:11, they can be washed and sanctified. So Testimonies on Sexual Behavior, Adultery and Divorce, nakasulat po doon, the whole church should fast and pray. So, mayroon kayong kilalang ganun, mga kapatid. Ang buong church daw po ang mag-fasting and prayer. Walang imposible sa Diyos. Okay, bakit tayo napunta doon? Dito tayo, mga kapatid, galing sa ito, fundamental beliefs. Oh, kaya, experience of salvation, kayang iligtas ng Diyos yung mga yun. Yung mga nakakapatay nga, kayang iligtas ng Diyos. Katulad ni Moses, nakapatay siya sa Egypt, pero karga-karga niya yung Ten Commandments. Di po ba? Di ba humanap na lang ang Diyos na hindi nakapatay? Ay nakasulat sa Ten Commandments, thou shalt not kill. Tapos si Moses pa ang kakarga nun. Si Paul, si Saul, na naging Paul, dami niyang pinapatay ng mga Kristiyano. Tapos nung kinorner siya ng Diyos, ng ilaw na malakas, siya po ay nagbago at halos kalahati ng New Testament ay mga sulat niya. Oh, ibig sabihin po, ang Diyos ay kayang magbago ng mga tao. Walang imposible sa Diyos. At pag tayo ay naligtas, ito po ang ating pinakabagong fundamental beliefs, we are supposed to grow in Christ. Ang ibig sabihin dyan, patuloy tayong magbabasa ng dalawa pong ibig sabihin ng growing in Christ. Ang una po, hindi tayo natatakot sa mga evil powers. Yan. Hindi natatakot tayo sa mga multo, mga aswang, dahil ang sabi sa Romans 8, neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, shall be able to separate me from the love of God. Kaya po, huwag tayong matatakot dun sa mga powers, mga, ano yung naririnig natin minsan, mga Illuminati, mga secret societies, mga powers ng government. Wala yan, mga kapatid. Yan mga yan. Pag namatay sila, tao niyan, patay. Eh, kung kakampi tayo dyan, pag namatay kayo, patay lang. Pero pag kumampi tayo kay Jesus Christ, kaya niya tayong buhayin. Pag kumampi kayo dyan sa mga secret society, kaya ba tayong buhayin yan pag namatay tayo? Hindi. Ano yung matutulong niya sa atin? Kaya kakampi tayo kay Jesus Christ. Okay. Ang isa pong kalahati po nito, ay kailangan tayo magtuloy ng manalangin, magbasa ng Bible, at saka magkanta ng mga hymnals. Yan. Yan po ang ibig sabihin ng growing in Christ. At meron na naniniwala din po tayo na tayo may church. Hindi tayo basta nag-gagawin ating sariling church. Dahil sa Bible, lahat ng naniniwala kay Jesus Christ, kasama yan sa church. Simula kay Adam, kay Abraham. Yan. Yan po ang church. At saka meron ngayong mga huling panahon, sabi rin sa Bible, meron din church na harlot. At saka meron church na pure. Ang difference ng harlot at pure, yung pure, lahat ng turo ng doktrina ay galing sa Biblia. Yung harlot na church, inaisip lang nila yung kanilang mga doctrines. Kaya po, dun sa mga taong naniniwala sa Diyos, minsan may nagbabackslide. Nung panahon ni Noah, masama na lahat ng tao, sabi ng Diyos, Noah, ikaw na lang ang masunurin, ikaw na yung remnant. Tapos yung mga anak ni Noah, nagkaroon, gumulo ulit sila. Yung mga Israelites naman, kayo na Abraham, kasi magugulo na sila, kayo na ulit. Tapos nung lumabas yung, nung magulo na sa Egypt, labas na kayo dyan, kayo na ulit yung remnant. Nung yung mga Israelites, nagkagulo na ulit.
Yung mga Kristiyano na lang, pinersecute pa nila yung si Jesus Christ. Yung mga Kristiyano, kayo na yung remnant. Tapos nung yung mga Kristiyano ay nagkaroon ng dark ages, lumayo sila sa Bible. Nung 1800s, nagkaroon ng great revival. Kaya po yung Bible ay binalik. At lahat ng mga naniniwala sa Bible ay kunti-kunting bumalik. Maraming mga Protestant ang umalis dun. Come out of ye, my people. At ang pinakabumalik sa Bible, namupya ng maraming doktrina. Pero basta na sa Biblia yung doktrina, kinukupya natin. Ang Seventh-day Adventist Church. Ang natitirang denomination na according sa Bible. Kasi yung mga Pentecostal, sabi nila, we are coming home. Diba? Nakita natin sa internet, sabi nila, babalik na kami sa pinanggalingan namin. Sabi ng mga Baptist, we are going home. So going home saan? Dun daw sa Roman Church. Pati yung mga, ano yung mga pagnananalangin, yung mga Pentecostal, yung mga Baptist, yung mga Evangelicals, babalik na kami. There is no more protest. Hindi na daw kami Protestant. Sino ang natitirang Protestant? Yung mga nangihilin ng Sabat. Kasi lahat daw ng nangihilin ng Sunday ay kasama daw doon. Okay. So sa ating church, united tayo kahit kung saan-saan tayo galing. Kung iba-iba ang itsura natin, iba-iba ang kakayahan natin. We are united because low, rich, and poor, male and female. Oh, nandiyan na yung pumapasok na yung female kasi women's ministry ngayon. We are all in one body and our head is Jesus Christ. Yung iba magaling mag-organ, yung iba magaling mag-projector, yung iba magaling mag-smile. Kaya lahat magaling mag-smile. Magagaling kumanta, yan, talent po yan lahat. May magaling din kumain at magaling din mag-provide ng pagkain. Okay, lahat po yan. Tayo ay hindi kumakain dahil sa ating gusto lang natin kumain. Kumakain tayo para magsilbi. Gamitin yung energy sa missionary work. Kaya yung hindi daw nag-missionary work, sabi sa New Testament, huwag daw pakainin. Sabi po nasa Bible yun. Him who does not work, don't feed. Okay. So lahat tayo mag-smile. Okay, naniniwala po tayo sa baptism dahil si Jesus Christ wala namang kasalanan. Pero sabi niya, be it kina, ngayon lang, to fulfill all righteousness. Kaya yung mga estudyante sa AUP, hindi naman kayo kriminal, sabi ko rin sa mga kulit na estudyante. Kung kayo inihinga ng gate pass, hindi naman kayo kriminal, pero sige lang, magpapirma lang kayo ng gate pass to fulfill all righteousness. O, oh, diba? Ngayon, magpapakabait tayo. Si Jesus Christ nga, walang kasalanan, nagpapabinyag eh. And, Lord's Supper, dahil sabi sa Bible, do it often. Ayan, yung spiritual gifts and ministries, aha, ito pong ministry ko dito ay itong self-sacrificing service. Ako po ay driver nitong mga VIP na ito. Kanina nakaupo sila sa sasakyan. Sabi nila, para tayong VIP dito ah. So, yan po ang aking, karamihan po ng aking time ay pinag-drive ko yung mga ating mga ministers. Yung mga nag-voice of youth, yung mga, kaya po ang ating verse kanina ay Acts 2:17, and in the end time, the Spirit of the Lord will be poured out unto all flesh, and your sons and daughters shall prophesy. Okay. Mga ministries and spiritual gifts. Ako po ay, I am very humbled and blessed that to have helped many ministries. Napanood po ninyo yung kapitulo versikulo dito? Yes. Gusto niyo po ba sila o ayaw niyo sila? Kung meron po kayong tanong mamaya na gusto niyo makita yung masagot nila, i-record po natin dyan. Kasi sabi ni Leo sa akin, sabihin, pwede ka mag-record din sa mga church. Kung may tanong sila, kaya po ngayon mag-iisip na kayo. Anong tatanong ko doon? Yung pag sinagot, makikinabang yung mga tao. Yung tanong niyo rin po, pero huwag yung mga away-away sa church. Huwag na yun, kasi hindi naman. Yung mga nakakatulong po papasok sa church, yung mga ganun po. Nitidyo natin mamaya-maya pag may time po tayo at bukas po kami mag-recording sa Paranaque Central Church. Ang tulong ko po doon ay audio. Ako naman nag-a-adjust na kahit nang ganun yung tulog ng church. So, yun po. Marami tayong ministries and gifts. And meron tayong gift of prophecy. Ayan, pumapasok po ang women's ministry. Ang pinaka matinding minister ng gift of prophecy ngayong mga panahon, sino pa? Kundi si Sister Ellen G. White. Yan po ay women.
Kaya po, woman, si Sister Ellen G. White. Kaya tayong mga lalaki, huwag tayong paganyan-ganyan. Dahil pagalitan tayo ni Ellen G. White. Okay? Kahit na hindi si Ellen G. White inordain, hindi siya elder, pero lahat naman yung mga pastor sumusunod sa kanya. Diba? Sa sinulat niya. So, yan ang huwag tayong paganyan-ganyan, mga boys. Ha? Minsan makinig din tayo sa mga ladies. Dahil, sabi sa Bible, the Spirit of the Lord will be poured out to sons and daughters and they will prophesy. Yun pala, lahat pala magpa-prophesy mga kapatid. So, tinatanong ko, ibig sabihin, lahat tayo prophet? Nakarelig niyo na ba yan? E, tingnan natin. So, sabi po dito sa Joel 2, wag lang false prophet. Sabi din sa Joel, oh yan po, I read. And it shall come to pass, I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and daughters shall prophesy. Sabi rin po sa Acts 2:17, ganyan din po. Dinagdagan lang, in the last days, your sons and daughters shall prophesy. Sabi rin po sa Revelation 10, na tatandaan niyo po ba ito? And I took a little lamb, it was sweet as honey in the mouth, and bitter in the belly, in the stomach. Di ba po? Natatandaan niyo ito? Ito yung nangyari sa mga Millerites noong 1844. Great disappointment. Walang ibang denomination na may great disappointment na nakasulat sa Revelation 10:10. Tayo lang ang may great disappointment. Yung pinanggalingan natin. Eh, ano po yung nasa verse 11? Ang sabi po dito, you must prophesy again. So kahit na mali yung mga pinanggalingan nating mga founders ng ating church, sila NNG White, sila Miller, ang sabi sa Bible, we must prophesy again. Ibig sabihin, pwede nating sabihin, kahit na mali tayo, dati noon, technically, hindi yung church natin, pero yung mga pinanggalingan noon, mali. Kasi great disappointment. Pero ang sabi po dito sa Revelation 10, we should prophesy again into the whole world. Kaya po tayo nagsasabi sa buong mundo, Jesus is coming soon. Prophecy po ba yun? Prophecy yun. Totoo yan. Hindi pa nangyayari, pero totoo yan. Sa pangalan pa lang natin, mga kapatid, prophetic identity ng Seventh-day Adventist Church. Kasi nakasulat dyan, Adventist, Jesus is coming soon. Kaya huwag kayong magsisinungaling. Bawal sa prophet ang magsisinungaling. Ang sa Old Testament, yung mga prophet na nagsisinungaling ang paro sa kamatayan. Kaya lahat ng ating ibig-preach, mga kapatid, dapat ayon dito sa Bible. Tingnan pa natin, mga kapatid. Whether you are man or woman, son or daughter, we have to be teaching what is according to the Bible. Tingnan niyo po itong 1 Corinthians 14, verse 1. Ang sabi po dito, gift of spiritual gifts. Follow after love, desire spiritual gifts, but rather that you may prophesy. Oh, ini-encourage para tayong talagang magsabi ng Jesus is coming soon. Tingnan natin sa last verse. 1 Corinthians 14:39. Therefore, brethren, be eager to prophesy. Sabi sa ibang version, covet to prophesy. Gustuhin mo talaga na mangaral ka. Siyempre, ang pamangaral natin lahat according dito. Basta lahat according dito, walang problema. Pero pag yung mga ating naisip-isip lang, ay, mahirap na. Kaya sabi sa church manual, mga kapatid, pulpit, not forum. Ibig sabihin, sa pulpit, ang dinidiscuss natin yung sigurado na. Yung galing na dun sa GC, mga fundamental beliefs, ganyan. Pero yung mga, ano kaya, ay dun yung sa forum, sa theological forum, yung magkaka-forum tayo sa AAP. Pero kahit ano, itanong mo, tama na lang kayo. Pero dito sa pulpit, yung mga sigurado lang ang pwede dito. Okay. And naniniwala din tayo sa law of God, Ten Commandments, walang bawas. Lalong-lalo na, ang favorite natin, pero si Jesus Christ, ini-expand niya yan eh. Sabi ni Jesus Christ, it is written, do not commit adultery, but I say unto you, if a woman looks on a, if a man looks on a woman lustfully, he commits adultery with her in her heart. Kaya kayo mga girls, pag bumili kayo ng sunod ng damit, huwag yung maikli. O, narinig ko lang yun, ha? Ano mo ba ang haba ng damit? Sabi daw. Oh, ang reference, mga kapatid, eh, women's ministry. So, kaya hindi lang pagpupuri sa mga women, pagpukorek. You know, the word of God is beneficial for rebuke, for instruction, and to righteousness.
But the tree, okay, sa 3S and 277, pakipicturean na po para may reference kayo. My guys. Ha? May reference. Hindi kasi pwede tayo na kung ano sinasabi natin na walang reference. Ay, dapat naayon sa mga propeta. 3SM, 3, ibig sabihin ng SM ay Special Messages, 277. Yan daw po, meron daw pong tatlong grupo ng babae na tumawid sa Vision NNGY. Yung una, ang haba ng damit, nalilinisan yung mga alikabok dun sa street. Sabi niya, hindi yun maganda kasi hindi yun malinis. Yung pangalawa, ay sobrang ikli. Hindi umaabot sa tuhod. Yun ang sabi niya. Sabi niya, hindi na kailangan pagdibatihan. Kapos talaga yun. Ngayon mga kapatid, may problema ako. Sabi ko, gusto kong gumawa ng picture niyan. Yung tama, yung mali, at saka yung pinakatama. Ay, yung mali, yung tama. Kaya lang, nung umahanap ako ng babae na maikli ang dali, parang hindi pwede ito ilagay sa harap ng church. Kasi sabi nga, dito mali eh. Ba't ko ilalagay sa church? Parang maharap na example. Pero praise the Lord, may nakita akong picture, hindi ko alam kung sino gumawa. Dinemonstrate nila yung maikli, pero nilagyan nilang pants sa ilalim. So ang pinag-uusapan dito mga kapatid, yung skirt, hindi yung pants, ha? Baka sabihin nyo. Parang tama, ano? Sa ngayong standard. Pero sa standard na nakasulat, actually, ano yung mga balik? Marami tayong naririnig. Pero pag hindi natin mabasa sa Bible, sa SOP, sa Adventist.org, yung official statement ng church, naku, mga sabi-sabi lang po yun mga kapatid. So ang tama daw po, ay hanggang sa gaiter boot. Ang sabi po dito, G-A-I-T-E-R. Ginugel ko po, ano ba yung gaiter boot? Kasi hindi naman ako mahalig sa hindi sa ganun. Ano ba yung gaiter boot? Pag tingin ko sa Google, yung gaiter boot, eh hanggang dito. Sabi ko, parang conflict yata yun. Buti na lang, ang sabi ni Jesus Christ, the Holy Spirit will teach you all things. So, siguro, na-impress ako ng Holy Spirit, yung type mo, gaiter boot, 1800s. Nung tinayip ko gaiter boot in 1800s, hanggang dito. Ah, hanggang dun daw sa ibabaw ng gaiter boot, ang tama. Ayan. Ito yung tama. Okay. Yan po ay nakasulat. Oh, hindi ko yan haka-haka. Yan ay nakasulat, 3SM 277. Mas maganda po ang standard ng ating kasulatan kaysa standard ng mundo. Di ba po? Yan po ay hindi natin pinapagalitan yung mga girls. We are just giving instruction. Di ba? Alam ko naman po na ang mga anak ng Diyos, kahit masakit, mas mahal pa rin nila ang katotohanan. Di ba? Amen. Sabi nga sa Acts, it pricked our heart. Pero, sabi nila, what shall we do? Yun ang revival and reformation. Kahit yun sa 1 Corinthians, yung mga LGBT, hinahanap ko sa Bible, sana merong verse dito na inuna yung hope dun sa rebuke. Pero ang nakasulat talaga sa 1 Corinthians, una yung rebuke, tapos nandun yung hope. Kasi paano ka magsisisi kung hindi mo alam ang kasalanan? We have to call sin by its right name. Di ba? Sabi ni Sister Y. Okay. Oh, andun pa parang tayo sa thou shalt not commit adultery. Okay. In-expand po ni Jesus Christ. And natin naman tayo sa Sabbath. Kaya dun sa Bible, sabi ni Jesus Christ, sabi ng Diyos kay Moses, huwag kayong magluto pag Sabado. Uh-huh. Sabi naman ni Sister White, those who cook on the Sabbath transgress the fourth commandment. Cook! Ang sabi naman po sa Adventist.org, yan. Sabi po dito, okay, yung sinabi ni ng Diyos kay Moses na sa Exodus 16:27, ito po ay medyo mahirap. Kaya po kayo tumingin ng masyado, no? Tapos, kunyari, pagkalimutan nyo na yung ginagawa nyo, kunyari wala tayong kasalanan lahat. Gusto lang natin nalaman ang katotohanan. Yan po ang sabi, bake that you will bake, sit that you will sit. Ay, may hindi nagagets, hindi nila nagets yung sabi ni ng Diyos kay Moses. Pinagalitan ng Diyos si Moses, how long will you refuse to keep my commandments and instructions? Sabi naman po ni Sister White, and who cook upon food upon the Sabbath violate the fourth commandment and transgress God's law. Kaya po sabi ng mga kaibigan ko, eh pwede naman ipainit. Kung pwede ipainit, di pwede magluto. Sabi ko naman, eh ba't ka magpapainit kung bagong luto? Ibig sabihin, kaya pinainit yun dahil niluto kahapon. Di ba? Ang sabi naman po ng ating, so, mga kapatid, hindi ako naniwala dati dito kasi yung friend ko na medyo ibang klase ang nag-preach nito. Pero, nung sabi ko, mag-research ako kasi pag naghihanap pa may issue sa mga ganito, kailangan natin hanapin yung official documents. Sabi ko, nasaan yung official document na pwede magluto?
Hindi ko makita. Ang nakita ko, hindi talaga pwede. Sabi dito sa Adventist.org official statements on Sabbath observance, ito po ay guidelines. Pero guidelines ito, baka sabihin ng iba, guidelines lang naman yan, sir. Pero hindi ito guidelines pagsuway. Guidelines to para sumunod. Sabi sa Bible. Ang sabi, the buying and preparation of food, the plancha, will be completed before sundown Friday. Kung galing lang ito sa website, baka guidelines lang yan. Pero kung galing sa iba-ibang church institution na official, ay medyo maniniwala na ako. Kasi yun din, paper na yun, ay pinapalis din ng Adventist Biblical Research. Ang sabi rin nila, ganun din. Same document, propagated by different church or institutions. Sabi din sa archives ng Advent, ng GC, ganun din. At saka ang sabi rin sa yung book na pinublish ng General Conference Ministerial Association, sabi po dito, on this day, those who cook, who make the family's meals, should prepare food for the Sabbath so that during its sacred hours, they can also rest from their labors. Kaya po mga kapatid, humanap ako ng mga tao, sino ba ang nakaka... Kasi ang question sa Great Controversy, ang sabi ni Satanas, ang batas ng Diyos, hindi pwedeng masunod. Pero, ang sabi niya, hindi pwede. Ang kailangan lang natin, isang example lang na nakakasunod. Pag sinabi niya, pag may isang tayong example, hindi na totoo na hindi pwede. Kasi may nakakasunod. Humanap ako ng mga taong nakakasunod. Kahit na hindi 100%, at least nakaka-encourage sumunod. At yung pala, yung sa Unclub University, Adventist University of Mount Clavat, yung cafeteria nila, yung ulam nila, niluluto nila bagong Sabado. Ulam lang. Yung kanin, ayaw nilang lutuin. Pero at least, pwede, di ba, yung ulam. Mas mabuti na kaysa wala. O, di ba? So, sabi naman nung ating SSD Associate Ministerial Secretary, sabi niya, nag-agree lang siya. Doon sa, ito po ay narinig ko sa IAS. Ako po ay nag-attend ng maraming conferences sa IAS. At nung narinig ko, na ito galing sa ating mga church leaders, sabi ko, ang Diyos ay may binabalik ang katotohanan sa ating church. Nung narinig ko lang sa mga kaibigan ko, hindi ko sinaseryoso, inaaway ko pa sila. Pero narinig ko sa mga may PhD na theology, na president ng ating university, ng ministerial secretary ng SSD, aba, may binabalik ang Diyos na katotohanan. Kaya po pala ang sabi sa Fourth Commandment, remember the Sabbath day. Sabi ko, nakalimutan yata ng mga missionaries na pumunta sa Pilipinas. Nung ini-interview ko po yung mga matatanda sa iglesia, sabi nila, yung lulu namin ganyan, yung lola namin ganyan, yung uncle namin ganyan, yung elder namin doon sa probinsya, ganyan. Ibig sabihin, hindi naman, tinuro pala ng mga missionaries sa atin. Kaya lang nakalimutan natin. Kaya pala yung fourth commandment ang sabi, remember! Okay, sabi naman ng aking teacher na nag-retire sa Tagalog Adventist College. Ako po ay lumaki doon. Ako po ay anak ng teacher. Noong nag-retire siya, sabi, ang nagsabi sa akin ay yung asawa ni Sir Paez. Sabi, Win! Alam mo ba yung teacher mo si Mang Abla? Nung nag-retire siya, nag-missionary siya doon, siya ang matron ng cafeteria. Sinubukan nila yun, walang kuryente, walang rest. Nilalagay lang nila sa ilalim yung paninuto ng Friday. Hanggang Sabado, mainit pa yun. So pwede pala. Sabi naman ni vendor siya doon, nag-print sa puting kahoy. Yung lolo namin, ganyan. Kaya pala. Tapos sabi naman, yung mother ko, hindi ko naman sinasabihan ng diretso. Kasi sabi sa Bible, rebuke not an elder. Huwag daw papagalitan yung matatanda. So, nagsisermon lang ako sa video. Eh, nanonood siya ng video. Eh, syempre, ang salita ng Diyos talagang matindihan. Kahit na yung messenger ay hindi perfect. It shines through because the light of God shines through the preacher. Cafeteria. Sabi naman ng ibang cafeteria, ayaw namin yan kung meron kaming ref. At least, meron silang gusto nilang gawin. Sabi naman ng mga taga-light, yan ang ginagawa namin lagi. Oh, talaga ah. Sabi naman ni Kuya Jun, ng aking kaibigan, na tricycle driver, yung doon sa probinsya namin, ganyan ang ginagawa. Sabi naman sa internet, actually, preparation lang yan. Ganyan. Yung rice cooker, i-warm nyo lang. Ganun. Sabi naman ni Dantison, madali lang yan. Para hindi na kami mag-away-away, pagsigawan, pagkabalo ng umaga. Nire-ref lang. Sabi naman ni Jen, ni Jerry Tulod, huwag ka nang kumain. Magandang solusyon yan mga kapatid. Ano? Ang testimony ko naman po, sinubukan ko po yan. Isang semester, hindi ako kumain ng buong Sabado. Hindi dahil ayaw kong kumain ng mga niluto ng Sabado. Sinusubukan ko lang kung anong mangyayari. Kasi sabi sa Bible, fasting. Jesus fasting, Elijah fasting. Nung kaibigan ko nag-fasting ng buong Sabado, sabi ko,
gusto kong subukan. Malay mo, may subukan natin, malay niya may magandang mangyari. Ang nangyari po nun, eh, lahat, kahit saan ako punta, ako yung speaker. Hindi naman ako tiro dyan. Pag nakita lang, uy, nakabaroon ka, di ba galing kay AP? Ikaw na speaker. So, na, napagod na ako actually pag mag-speaker. Hindi naman ako preacher, pero naka-crusade ako ng dalawa. Tapos naka-church planting kami ng dalawa. Aba, talaga pa lang yung ginagawa ka, kaya pa na nag-fasting sila sa Bible. Eh, wala naman nagbago sa akin. Pero nilalagay ka ng Diyos sa ministry na napaka-dami. Napagod ako sa sobrang dami. So sinubukan ko mga kapatid, tumigil sa fasting. Tigil din yung speaking appointment, tigil din yung church planting, tigil din yung mga crusade. Therefore, na-prove ko, totoo yung fasting. I prove positively and negatively. Sabi naman ni Ryan James Jimenez, oh, magluto na lang tayo ng, magkain ng fresh fruits? Okay, okay, saging. Sabi naman ni Mike Jeven, yung mga dayami daw ang ginagamit nila pang wrap sa Tagalog, sa pandero. Sabi naman ni Joy, yung ref, kailangan. Ako nga. Sabi naman nung ibang church, sa ibang church nga, hindi na kami naghuhugas ng pinggan kasi nakasulat din sa guidelines sa salad kitchen. Avoid washing dishes daw. Tapos sabi naman din sa isang church, pinuntahan ko yung isang church kasi may ministry sila. Maganda yung ministry nila. Sabi ko, ano kaya, paano kaya sila nag-keep ng Sabbath dun sa church nila? Ang observe ko ako. Nakita ko, may nakalagay sa kusina, wash your own plate. Ah. Kasi ang nakasulat, ang interpretation ko kasi, sabi sa guidelines, avoid washing dishes. So pag isa lang yung plate na minash mo, dish lang. Pero mas magaling yung ibang church kasi yung wax paper yung ginagamit nila, disposable. Sabi naman ni Charlie Aros, alam niyo mga kapatid, pinupost ko yung mga video ko, tapos kung sino-sino nanonood, nagko-comment sila, kami rin, ganyan ginagawa namin. So, nakaka-encourage na marami example. Pag marami example, nasaan na yung excuse natin? Para susunod lang tayo sa example. So, gumagamit daw sila ng mga rice hull, hindi ko alam kung ano yun. Tapos sabi naman ng isang co-worker, magluluto na lang ako, yung worker sa IAP, magluluto na lang ako ng kamote. Sabi ko, paano yun bang malamig? Sabi sa Spirit of Prophecy, it is not God's will that His children eat cold food during the Sabbath. Sabi niya, iniiwan ko sa sakyan, pag tanghali, mainit na yan. Sabi ko, pwede. Ano yung mga kapatid? Kung gusto, may paraan eh. Di po ba? Alam niyo mga kapatid, ang pinakamalaking pagsubok sa huling panahon, ang Sabbath. Sabi ni Sister White, ang pinakamahirap, isa sa pinakamahirap ma-overcome ay yung pagkain. Oh, agree. Pag pinag-combine niyo ang Sabbath at ang pagkain, Sabbath cooking, ang hirap! Kaya, binibidyo ko baka sabihin of shoot or something. Di ba? Eh pag may business ka pa na, ano, na pagkain na Sabbath, napakahirap lalo kasi Sabbath, food, tapos money, nako. Sabi naman ng aking kaibigan, doon sa Central Visayan Youth Conference, hindi talaga kami nagluto ng Sabado. Yung pagkain namin, sobra! Yung pinak nilang 100, ha? Parang 300 yung napakain. Sabi naman ni Mac, kaibigan ko, meron daw siyang kakilala, hindi talaga nagluluto, hindi pa rin nabliligo pag Sabado. Sabi ko naman, paano na nga ito? Kasi sabi sa Spirit of Prophecy, huwag ka rin maligo pag Sabad. Nahirapan ako mag-reconcile, mga kaibigan. Kasi magkasama yung halos ng paragraph magkasunod sila. Pero, hinanap ko sa Bible niya huwag maligo, hindi ko nakita. At least wala sa Bible. Sabi lang ni LG White yun. So, hahanap lang ako ng palusot na galing din sa LG White. Di ba? So, nakakita rin ako ng palusot. Ang sabi po ni LG White, those who are sick, you should make them comfortable, even on the Sabbath. So, sabi ko, aaminin ko na lang, sasabihin ko na lang na I am sick. Kasi ang sick natin dito. I am sick. At least may excuse tayo. Dahil kailangan natin maligo so that the sick will be comfortable. O, pero may mga kaibigan akong kahit ilang araw hindi maligo, hindi pa rin sila sick. Pero dahil sa ating panahon, at dahil din ang ating mundo ay nag-deteriorate, dumadami yung germs. Di ba? Yung mga dating clean, naging unclean. Yan, sick na lang tayo. Para lang makaligo tayo. By the way, the Bible says, do not cook. SOP says, do not cook. Adventist or says, do not cook. Biblical research says, do not cook. Etc. Pero yung taking a bath kay Ellen G. White lang, yun, wala sa Bible, wala sa... So, iba yung category nun kasi nasa Bible. Sabi naman nung si Mac, sabi rin niya, yung mahayaman daw na businessman, kilala niya ito, na may sariling vegan restaurant,
Hindi daw sila nagluluto at hindi rin daw siya naliligo, kaya daw maraming perfume. Kasi naman, naki-aircon daw sila. O, mabuti sa kanila. Ito po yung president ng UNCLUB. Ang sabi ni Pastor and Mrs. Mambu, sabi ko, "Sir, how do you do it in UNCLUB?" Sabi niya, "It's very simple. We just, sabi ko, just eat the food, not point, because you are mass-producing food for 600 students. Sabi niya, actually, we just, there is a Sabbath menu." Ah, yes, because if you cook tomatoes, this will spoil very quickly. So you cook the things that do not spoil for several days. Ah, okay. So naniniri siya ng mga bakay na lulutuin ng Friday na halos ilang araw, hindi pa rin makapanis. So pwede pa lang piliin. Sabi naman ni Gandhi, kaya namin yan sa bahay namin, ginagawa namin. Tuturuan, pakita ko paano. Pero hindi pa ako nakapunta doon. Sabi naman sa Angola, ito si Ayas Cabasa, Theologian student, sabi niya, doon daw sa Angola, kung gusto mo magluto ng Sabado at Adventist ka, kailangan mo magtago. Dahil, lahat ng Adventist doon talaga, normally, hindi nagluluto ng Sabado. So, kailangan mo na magtago sa Angola. Tapos, sabi naman ng aming auntie, yung lolo nyo, yan talaga ang pinagpipilit sa bahay, pinapagalitan pag nagluluto ng Sabado. Sabi naman ng TGBN, ito ang niluluto namin. So, hindi naman siya na-spoil. Sabi naman ng taga-Pinamalayan, Mindoro, sabi niya, hindi lang offshoot ang kayang guha yan, pati tayo kaya niyang guha. Okay. Sabi naman ni Ma'am De Gracia, si Ma'am Jane Itay daw, hindi nagluluto dahil hindi kumakain pag Sabado. Sabi naman dun sa Buklod Church, dun sa may marapit sa AUP, noong unang panahon daw, kahit fellowship, kaya nila ng maraming tao. Sabi ko, paano ginagawa? Ay, di ba lang rin yung lutuan? Pwede pala, sabi ko. Sabi naman po nung taga Ukraine, ito estudyante ng nursing sa AUP, na-shock daw siya. Pagdating niya sa Pilipinas, lahat ng Adventist nagluluto. Kasi sa Soviet Union, sa Ukraine, yung mga Russia, Federation, lahat ng Adventist family doon, Thursday ng gabi pa lang nagluluto na. Bakit? Kasi may trabaho sila ng buong araw ng Sabado, ng Friday. Pag gabi ng Friday, Sabat na yun. So Thursday ng gabi, naka-ref na yun. So, ma-microwave na lang. Paano yung microwave? Hindi ba bawal yun? Di ba po, ang sabi ni Sister White, you can warm food. Ibig sabihin, niluto mo before, kaya may warm. Pero hindi ka pwede mag-cook. So sa microwave, huwag niyong pindutin yung cook. Yun lang sa, ano? Sa, ayun, defrost. Di ba may defrost, saka may warm. Kaya pag Sabado, hindi uwasang pindutin yung cook. Parang nakakatawa kapatid, pero yun ang makasulat eh. Eh, kung yan ang pinakamatinding pagsubok ng pagsunod natin sa Diyos, eh kahit yung nakasulat na maliit na mga bagay, gusto natin masigurado. Hindi dahil para maligtas tayo, kundi dahil sa dami nating kasalanan, pinagtsatsagaan pa rin tayo ng Diyos. Eh, ba't tayo, I don't know, mahirap pang sumunod. So yung rice cooker namin, hindi ko rin pinibindot pag Sabado. Warm lang. Sabi naman po ni Ma'am Kina, yung grandfather daw nila, ganun din ang ginagawa. Sabi naman niya, sa PYC, ganun ang ginawa namin, pero napanis yung food namin. Kasi, ang niluto ng caterer namin, yung madaling mapanis. So next time, ang papaluto namin sa caterer namin, yung ilang araw, hindi mapanis. Ganun lang naman yun. Ang sikreto ng Sabbath keeping ay sa preparation. Pag hindi tayo nakaprepare, magutom tayo. Ayan. So marami pong example, mga kapatid, ng Sabbath. So, naniniwala po tayo sa stewardship, kaya ang ating influence, ang ating pera, ay ginagamit natin sa gawain. Christian behavior, ayan po. Hindi tayo, ayan, ang amusement and entertainment, okay. Matindi ito. Questions. Ang sabi po dito sa aming fundamental beliefs, our amusement and entertainment should be the highest standards of Christian taste and beauty. Ah, kaya pala yung ating mga pinapanood, kailangan maganda ang standard. Yung boxing, kasama ba yan sa highest standard of Christian taste and beauty? Huwag niya kayong magsalita. Ayon sa anong nakasulat? Okay, saan sa Bible? Ayan, Philippians 4:8. Whatsoever is lovely, true, honest. O kaya pala yung mga telenovela na nagagawa ng asawa, hindi yun honest. Yung mga noontime show na mga impure yung alamit, maikli at kung ano nung ginagawa, hindi na rin yan pure. Yung mga games na baril-barilan, hindi na rin yan lovely. Di ba? Baril-barilan.
Para sa akin ito practice, para sa Armageddon, para atakihin yung Holy City, yun yung practice yata ng ano. O good report, yung mga chismis na hindi naman, ay, good report, kailangan yan pang filter natin sa ating pumapasok sa ating mga isip. Dahil ang pumapasok sa ating isip, as a man thinketh, so is he, sabi sa Bible. Kung pinapayagan natin pumasok sa isip natin kaya sa Facebook, ang hirap, daming lumarabas na kung ano-ano. Minsan sa mall, yun, ganun ang mutsura. Yung mga billboard, ganun din. Kaya, buti pang doon na lang tumingin sa langit, sa mga puno. Pero kailangan natin abutin ang mga nasa tao sa mundo, kaya kailangan natin sabihin ang katotohanan. We should call sin by its right name, but we should be redemptive. Ganun naman talaga ang purpose. Marriage in the family, ayan na ang role ng mga babae. Kaya ang sabi sa Bible, mga lalaki, huwag kayong sigaw ng sigaw sa inyong mga asawa. You should love your wife as God loves the church. Wives, huwag nyo rin sisigawan yung asawa ninyo. Sabi, you should submit. And children, huwag kayo, sumunod kayo pag pinaghugas ng pinggan, maghugas ng pinggan. Pag sabi ni Mami, because the Bible says, obey your parents in the Lord. Paano kung mali yung parents? Honor pa rin, honor. Opo, I respectfully disagree. Honor, kasi sabi, honor, unconditional yan. Honor your parents. Pero when they are doing the Lord's commands, sabi ng parents, sabi sa Bible, sumunod sa magulang. Oh, according yan sa Bible. Obey your parents in the Lord. Oh, di ba? Pero pag sinabi ng tatay natin, patayin mo ngayon kapitbahay natin. Ay, hindi na yan according. So, I respectfully disagree. Pwedeng ganun. Respect pa rin. Honor. Yan po ang mabuti na lang may Bible. Sa Ephesians 5, sinasabi po yan. And then, Jesus Christ is our, yan po ang ating pinaniniwalaan, our high priest in heaven. Simula noong 1844, naniniwala tayo sa second coming. Of course, we are all Adventists. We are Adventists. And Jesus Christ can resurrect us and there will be a millennium and end of sin and new earth. Yan po ang pare-pareho natin lahat pinapaniwalaan. Kaya lang minsan nakakalimutan natin, pati ako, hindi ko rin yan memorize. Kaya kailangan natin tingnan. Uy, alas 12 na. O, bibilisan ko na lang po. Kaya mga kapatid, whether lalaki or babae, maraming ministry, maraming nangyayari. Sa Bible po, tingnan natin ito, si Eve, si Sarah, wife of Abraham, si Rebecca, ang asawa ni Isaac, si Jochebed, ang mother ni Moses, si Miriam, ang kapatid ni Moses, si Sipora, yung wife ni Moses. Si Moses nakalimutan niyang tuliin yung kanilang anak. Mabuti na lang matindi itong asawa ni Moses. Tinuli niya yung anak nila. Kaya hindi namatay si Moses. Nakapagpatuloy siya sa kanyang misyon dahil sa kanyang magaling na asawa. Minsan ang mga asawa, ang lalaki nakakalimot. Si Rahab, si Deborah, na siya ang judge ng ilang taon sa Israel. Si Hannah, na mother of Samuel, dinedicate niya si Samuel, isang pinakamatinding prophet and priest ng Diyos. Si Abigail sa 1 Samuel 25. Si Huldah, isang propeta. O, mga babae na propeta. Si Esther, na naging queen. Si Elizabeth, mother of John the Baptist, full of the Holy Spirit. Nung nag-meet sila ni Mary, lumundag. Sumipa si ano. Kaya naniniwala ako may Holy Spirit kahit sa loob ng tiyan. Eh. Kasi nung na-meet niya si Mary, napatundag siya. Si Martha and si Mary, mga tagapagkain ni Jesus Christ, yung Samaritan woman, the great evangelist, Samaritan woman, yung woman na nagtas ng hand ni Jesus, taga-ibang ano yun? Grabe yung faith niya. Pag talagang desperado tayo sa kaligtasan, pag lumapit tayo kay Jesus Christ, walang hihindi si Jesus Christ, hindi siya hindi. Yung mother-in-law ni Peter, na pinagaling yung sa bahay, yung Canaanitish woman, na napakalakas ng pananampalataya, sabi, hindi pa pinapansin ni Jesus Christ dati yun. Pero dahil sa hindi talaga siya susuko na lumapit kay Jesus Christ, sabi ni Jesus Christ, kung anong gusto mo, mangyayari yun. So gumaling siya. Yung mother ni James and John, matindi naman to. Gusto niya mataas yung posisyon ng kanyang mga anak sa langit. Pero sabi ni Jesus, hindi yan para sa akin i-decide. Yung widow of Nain, kawawa si Jesus Christ, yung kanyang anak, lumalabas doon, nagpaparay. Palabas sa gate, nung nasa lumong ni Jesus, naawa siya din sa mother. Binuhay niya yung anak. Yan, sa Luke 7. Yung woman at the cross, nung nakapako si Jesus Christ, ang daming mga babae doon na nakabantay. Tinitingnan nila ano nangyari sa ating Savior.
Yung women at the tomb of Jesus, mga nag-minister kay Jesus Christ nung siya ay namatay. Gusto sana nila magdala ng perfume, kaya lang lububok na yung araw. So, ginalikan nila dyan. Women who follow Jesus, ang dami pong follower ni Jesus Christ. Yung sa Acts, marami yung mga women dun. At saka si Dorcas, kilala naman natin sa Acts. Yung parang napakagaling tumulong sa ministry. Si Lydia, yung bahay na tinuturing na church. Si Priscilla, yung gumagawa rin pareho sila ng business ng church, ng gumagawa ng tent, kapareho ni Paul. Si Anna, the prophet, tapos yung Pilate, asawa ni Pilate. Kung daw sumunod si Pilate kay sa asawa niya, hindi siya na siya guilty. Kaya lang minsan, kaya mga lalaki, minsan susunod dahil sa mga babae pag ang sinasabi nila ay tama. Huwag lang pag binigyan tayo ng apple. Minsan kasi, i-check din natin mga kapatid. Pero malaki ang ministry ng mga babae sa ating church, sa ating buhay. So, lahat ng babae, meron pong book si Sister Ellen G. White na Daughters of God. Napakaganda. Women are called to the service, can give Bible study and can pray, can be teachers, physicians, mga doctor, and evangelist, soul winning, neighborhood ministry. Magandali lang to. Hello, ganyan. Tapos mamaya, invite sa church. Ginagawa nyo yan. Temperance work, yan. Mag-demonstrate tayo, mag-ayos ng pamumuhay. Huwag iinom, huwag ganyan. Modest at all times. E paano pag in trunks? No? Sabi dito, modest at all times daw. Hindi mag-gano, yung tagong pajama. Balance in life, health, exercise, marriage, home, family, mothers, and responsibility. Okay, yan po lahat ay nakasulat sa napakagandang book na Daughters of God. Meron pong kwento galing sa, ito po ang closing story natin. Si Sibeya Plag, missionary. May asawa siya, galing sila sa Sweden, pumunta sila sa Congo. Sila po ay batang-batang missionary, meron silang anak. Kaya lang pagdating nila doon, sabi nung chief, bawal kayong pumasok sa aming village. Kasi yung chief pala, spiritualist. So, ang layo na pinagalingan namin, tapos bawal pala kausapin yung mga villager tungkol sa Christianity. Ginawa nila, lumakad sila, pumunta din sa Burol, 2 miles away. Doon sila naglagay ng bahay. Anong missionary yun? 2 taon kayo na sa bahay, bawal niyong kausapin yung mga missionary. Nananalangin lang siya ng nananalangin. Siya yung bossing sa kanilang family, sa missionary. Yung asawa niya, sunod-sunod. So, nabuntis ito si Bea Flood. Nang anak, kaya lang, nakagat siya ng lamok. Nagkaroon siya na ng malaria. Namatay yung nanay nung habang nanganak. At yung bata, nabuhay. Ngayon yung asawa ni si Bea Flood, ay, bago siya na namatay pala, merong nagbebenta ng itlog na bata. Yun lang ang nakausap nila sa buong town. Kasi bawal na lang yung pasapin. Yung batang nagbebenta ng itlog, yun ang binibila niya ng itlog. Araw-araw. Kunyari may bibili isang itlog muna. Bukas na may isa. Pagkwentuhan niya, alam niyo ba? Ganto, habang may bibili isang itlog, alam niyo ba may taong Jesus Christ? Alam niyo ba may Noah's Ark? Alam niyo ba may Sabbath? Alam niyo ba? Yung isang kausap niya yung bata lang na yun. Yan. Binibila ng itlog. Nagkaroon siya ng malaria, siya ay nabuntis, siya ay nanganak, siya ay namatay, at medyo bumigay yung pag-iisip ng kanyang asawa. Pero yun, nag-missionary ka rin, yung galing ka sa Sweden, Europe yun, tapos pumunta ka sa Congo, bawal pala kayong missionary rin, 2 taon kayong itlog lang, yung egg boy lang ang kausap nyo. Namatay pa yung asawa mo, yung anak mo ba, may sakit. So, nasabi ng asawa niya, ayoko na, uwi na ako. Iniwan niya yung kanyang anak dun sa kabilang missionary. Namatay din yung 2 kaibigan ng missionary, yung kasama nila pumunta dun. Namatay niya yung kaibigan niya, namatay ang asawa, nagkanak pala, may sakit na hindi na kaya nung alam. Tapos yung bata na anak, ibinigay sa ibang missionary. Yung missionary, pumunta sa US, pinalaki yung anak dun, pinatapos, yung babae na anak ni si Bea Flood, nakaasawa ng pastor. Tapos, yung pastor nagtuturo sa university, may pinablish na paper. Sabi nila, sa Congo daw, may 100,000 na Christian. Tapos, sabi niya, mababasa mo ba yung language? Humanap siya ng translator. Nababasa daw nila. Tapos nakita niya yung picture. Sabi daw, ang nagsimula ng Christian work sa Congo ay ang pangalan si Sibeya Flood. Nalaman itong babae na yun yung nanay niya.
Hindi nakita nung nanay niya yung ginawa, yung resulta na 100,000. Lahat ng Christians sa Congo, resulta ni Sibiya Flood. So hindi niya nakita, kaya sabi sa book na Christian service, kahit na hindi mo makita sa buhay mo, yung result ng ginagawa mo, gumawa ka pa rin. Kasi minsan yung ginagawa natin, mas mahaba pa kaysa ating buhay. Yan po ang nangyari sa Congo. So, mga kaibigan, napakahalaga ng ating role sa ating church as ministers, as na ating mga nanay, ating mga ate, napakalaki po ng pwedeng magawa natin sa ating church. Yan po ang ating message ngayon. Tahanan at tayo po ang mag-pray. Let's pray. Our Father in Heaven, we thank you, Lord, for the hour where we have read your word. We have listened to stories. We praise you, Lord, for what you are doing in your church. We are amazed, Lord, at what you are doing. We praise the Holy Spirit, Jesus Christ, our Savior, Lord, for everything that you are doing. We praise you for our church organization. We praise you for the truth that our church has found. We praise you for our pastors, our lay members, for our churches all around the world, Lord. Everything, Lord, is done by you, Lord. We are just followers. So please give us wisdom and understanding to do your work, Lord. And help us to be humble so that you can use us. Thank you for hearing and seeing our prayers. Please bless this church, Lord. Pour out your Holy Spirit as you have promised, Lord, in the last days, that your sons and daughters shall prophesy. Thank you for hearing our prayers, for forgiving us from all our sins, and for giving us the chance to be saved. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Sa mga marami pang katanungan para sa ating pag-aralan ngayon, pwede po kayo magbalik na may hapon at ito ay sasagutin lahat ni Sir para maliwanagan tayo lahat. Atin po awitin para sa ating closing song, hymn number 191, Holy Dying. Faithful Lord, as you wish. Thank you for hearing and answering our prayers. In Jesus' name, pray. Amen.
Thank you.